Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kaniliman ng kasalanan, nila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipid siya, may dating, may manana. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanam... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa ng sigaw ka, ano magtatagahin ng pangisisigaw? Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyag. Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Magandang umaga po sa iyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid na patuloy po sumusubaybay sa programa po ng Kapitulo Bersikulo
At muli tayo ay sa araw ng Sabat na ito ay at tayo po ay sama-sama muli na mag-aaral po ng ating pong leksyon. At re-reviewin po natin at kami po ay ni Pastor Jaime ay magkasama po muli na makasama ninyo sa araw na ito na sa ating pong pag-aaral at makita ang mga leksyon na ating mapupulot po sa ating pong paksa sa buong sanlinggong ito. At kami po ay halos dalawang Sabat po na hindi po kami nakapagbigay ng panahon para makapaglingkod sa programang ito dahil meron kami mga, actually ako po ay meron pong crusade at purihin ng Panginoon at meron pong mga nagpasakop sa Panginoon na bagong mga miyembro ng kaharian ng Panginoon at purihin ang ating Panginoong Diyos sa tagumpay. At ngayon po ay kasama po natin muli si Pastor Jaime. Tayo po muna ay bumati sa ating mga iglesia na ating pinaglilingkuran at mga mahal natin sa buhay, sa aking pamilya at sa iglesia ng Bethel na mga manonood at sumusuporta. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Pastor Jaime, tayo po muna ay bumati sa ating mga manonood po ngayon pong umaga. Ayan, Pastor. Namiss ko, Pastor, yung pagkakataong ito sapagkat dalawang Sabado nga tayo na nawala. Katulad mo rin, Pastor, ay meron din kasi kami ginagawang pangangaral dito, crusade. Actually, hanggang first week of August pa yung ating pong pangangaral. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na magamit sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Mga nakaraan, ay salamat sapagkat may 10 lumapit sa ating Panginoon. At ngayon po ay meron na naman pong lalapit. Ngunit ay sasabay na po natin sila sa first week ng June. Binabati ko rin, Pastor, ang ating mga kaibigan saan man po kayong sulok ng sanlibutan, ay happy Sabbath po sa inyo. At ang ating pong distrito na pinaglilingkuran dito po sa South Taguig District, gayon din po sa ating Area 10, sa buong Central Luzon Conference, happy Sabbath po sa inyo at sa lahat po ng naaabot ng tinig na ito. Amen, amen. Kaya ngayon ay parang muntik na nga na naman tayo na hindi makapag-aral kasi masakit yung labi natin, Pastor Jaime, ay masakit dahil may singaw tayo, pero muli ay purihin ng Panginoon tayo ay kahit na ganitong kalagayan natin ay magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, ngayon pong umaga ay atin pong papag-aralan ang ika-apat na leksyon po natin. Napakabilis ng panahon at tayo ay nasa pang-apat na lesson na po tayo na sa ating pong tema na mga taga-Epeso o sa aklat ng Epeso na ating pinapag-aralan na sinulat po ni Apostol Pablo. At ang pamagat po ay paano tayo iniligtas ng Diyos. Kaya ito ay napakahalaga na mapag-aralan natin dahil ito ay may kinalaman sa kaligtasan natin, Pastor Jaime. Kaya titingnan natin ang mga salaysay ni Apostol Pablo sa bagay na ito. May kinalaman dito. At ang ating talata ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Sabi po ay ganito. Ngunit ang Diyos palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Tinan mo, no? Yung mayaman, yung paglalarawan niya. Mayaman sa awa, may malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Kaya ang ganda ng mga pananalita na sinulat po ni Apostol Pablo po dito, na talagang makikita natin yung mga malalalim na pagkanyang pananalita na patungkol sa kaligtasan sa sangkatauhan at gawin din po sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Ano? Na mga salita na ginamit niya, paglalarawan sa kanyang awa at pag-ibig para sa sangkatauhan. Kaya ngayon ay alamin natin ang kung paano po ang paano nga ba tayo iniligtas ng Diyos at paano nga ba tayo mabumuhay bilang isang ligtas o iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Bagong lahat, tayo po muna ay manalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Jaime.
Pastor Jaime. Okay, tayo po'y manalangin mga kapatid. Diyos po naming mahabagin sa lahat. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po ay mag-aaral ng inyong pong salita. Ito po ay may kinalaman sa practical na buhay po namin ngayon na kami po ay nagiging alipin ng kasalanan. Samahan po kami ng Banal na Espiritu habang ito'y aming tinatalakay at magiging malinaw po ito sa amin sa pamamatnubay niya. Ito po ang aming itinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Paano tayo iniligtas ng Diyos? Ano, isang parang itong title ay tanong. Ano, tanong. Paano eh? Kung paano tayo iniligtas nga ba ng Diyos, no? Mga kapatid, mga kaibigan, sa pamagitan ng sinulat po ni Apostol Pablo na aklat ng Efeso. At ako ay nagkaroon ng napansin ko yung magandang illustration dito, Pastor. Actually, itong kwento na ito, narinig ko na kay Pastor Bjorn. Eh. Kaya, happy Sabbath kay Pastor Bjorn. Noong ito, yung illustration niya na ginamit niya ay yung tungkol kay Jessica McClure. Noong October 14, 1987, gusto ko lang banggitin ano, dahil ito ay talagang matindi yung ginawa ng mga nagligtas sa kanya, dahil imagine na nahulog siya sa isang hole na ang taas ay o ang lalim ay 22 feet, at yung lapad o diameter ng hole na iyon o yung butas na iyon ay nasa 8 inches lang. Imagine, parang saktong-sakto lang, Pastor Jaime, yung katawan ng baby o si Jessica McClure na may 18 buwan pa lang nagulang. Kaya kita natin dito yung parang naging sikat, kahit sa YouTube ay tinindang ko kung paano nga ba iniligtas si Jessica McClure sa time na iyon. Kaya nakita ko yung talagang maraming nakatingin, maraming pumunta, talagang na-televise siya, maraming mga media. Yung time na iyon, at nakita ko rin kung paano siya niligtas ng mga tao sa time na iyon. Kaya butas, tapos ito sa gilid, talagang minukay nila yung para kasi magkamali ka doon ay talagang mamamatay yung baby, at saka may nakasuporta rin na oxygen. Oxygen talaga na ibinaba o parang para makahinga si Jessica McClure, kasi sensitibo yung kalagayan niya. Anytime, pwede siyang masuffocate, mga ganon. Pero imagine, talaga ginawa lahat ng mga pamamaraan ng mga tao ng paligid niya noong time na iyon para maligtas ang baby na ito. At nakita natin bilang ilustrasyon ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, ang Panginoong Jesus ay talagang nagkatawang tao, parang nagkatawang tao nasa panganib din. Talaga yung anak ng Diyos, nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban, at bata pa lang ay pinaghahanap na. Kaya para patayin, makita natin hanggang sa kanyang kamatayan sa cross ay talagang ay tiniis po niya yon para ang tao, ang sangkatauhan ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ngayon ay titingnan natin paano ba ang kalagayan, ano ba ang makikita natin sa ating pag-aaral, yung kalagayan ng tao at kung ano yung pag-asa na naghihintay sa kanya, at kung ano yung pamamaraan ng Panginoong Diyos para maligtas ang tao at hindi po pamamaraan ng tao. So makita natin ang mga ideyang ito o mga katanungan ito na alamin natin sa ating pag-aaral. At maganda sa ating leksyon ngayon, kasi kumapal yung leksyon natin sa Tagalog, dahil pati yung commentary ay itrinanslate na rin po sa Tagalog. At ganun din po, mga kapatid, meron na rin pong mga tanong dito na tatlong tanong lamang at talagang maiksi lamang, at yun ang tatalakayin natin. Kaya ang unang itatanong natin kay Pastor Jaime, may kinalaman sa tanong ng lesson natin na paano ba tayo niligtas, ay titingnan natin ang mga kasagutan ng mga tanong na ito na nakalagay po sa ating leksyon. At ito rin po yung talagang
parang pinaka-gist o mga mahalaga na dapat natin malaman sa ating pag-aaral. Kaya ang unang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng maging patay sa kasalanan? Ano ang katangian ng makasalanang pamumuhay? Kaya ito ay nabanggit na Apostol Pablo sa kanyang sinulat dito po sa chapter 2. Kaya yun po ang unang tanong natin. Pastor Jaime, ano ba ang ibig sabihin ng maging patay sa kasalanan? At ano yung katangian ng makasalanang pamumuhay? Ayan, Pastor, salamat po sa iyong katanungan. Well, basahin po natin yung nakalagay po sa Epeso 2:1-2. Nandiyan din po yung kapaliwanagan. Ang sabi rito, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung unang ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo na makapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So dito, Pastor, napakalinaw na ang ibig sabihin na tayo ay patay sa kasalanan ay yung pamamaraan ng ating pamumuhay. Dahil sang-ayon dito sa ating binasa, sinusunod natin yung kaugalian ng mundo, yung ating ginagalawang mundo na kung saan ay punong-puno ng kasamaan at ito ay malayo sa kalooban ng ating Panginoon. So yun yung ating sinusunod. At pangatlo, yung pangalawa ay yung sinusunod natin yung prinsipe ng mundong ito na walang iba kundi si Satanas. Ang malinaw nito, tayo'y mga anak ng pagsuway. So, sa madaling salita, nabubuhay tayo sa dalawang makapangyarihang impluensya. Una, yung impluensya ng sanlibutan. Pangalawa ay yung impluensya ni Satanas. So yun yung masusunod natin. Pero meron malinaw naman dito, Pastor, sa verse 3, ang sabi rito, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman na ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. So sa madaling salita dito, Pastor, malinaw na gusto rin natin. Yan, kasi nga, binanggit dito ni Paul na sabi nga, meron dalawang ma-impluensya na kumukumbinsi sa atin na suntin at nilinaw din niya kung bakit tayo napapasakop dito dahil gusto natin. Malinaw din yan, Pastor, dito sa nakalagay sa Santiago 1:14-15, nasabi rito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak na kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. So sa madaling salita, ay yung nais nating gawin ay yung pita ng laman sapagkat ito yung likas nga natin. Ang sabi sa talata, tayo'y anak ng galit. Yan. Ito yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Yun yung ating mga gawi. So sa madaling salita, Pastor, patuloy tayo nakakagawa ng kasalanan, tayo ay patay sa kasalanan dahil tayo mismo ay alikas natin ay makasalanan. So palagi nating iniisip ang kasalanan dahil nga nabubuhay tayo sa kasalanan. Ngunit, Pastor, ay sa ating pagbabaybay ay hindi na tayo pinangungunahan nito kapag babasahin natin yan sa patuloy at marahil yan din yung itatanong mamaya. Hindi na tayo pangungunahan nito dahil sa biyaya ng ating Panginoon kapag nakilala natin siya, Pastor. So yung ibig sabihin, Pastor, na tayo patay sa kasalanan. So ipinapakita dito, Pastor Jaime, yung nature o likas ng tao na makasalanan tapos ang sanlibutan pa sa paligid mo ay marami pang mga tukso na gagawin mga pamamaraan ng kaaway. Andiyan pa si Satanas na talagang gagawa para mahulog na patuloy tayo sa pagkakasala sa pamumuhay na makasalanan dahil likas mo na ngayon. Likas mo na tapos paligid mo, maraming mga kasalanan at pwede ka pang kontrolin ng prinsipe
ng sanlibutan na tayo ay tuksohin at mahulog at magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya yun yung talagang kalagayan ng tao na talagang mapanganib, ano? Mapanganib, Pastor Jaime. Dahil kung magpapatuloy ang isang tao sa ganung pamumuhay ay walang katiyakan na kaligtasan. Of course, kaya kailangan natin makilala ang sarili natin na ganun ang kalagayan natin at kailangan natin ng siyempre ng tagapagligtas. Kaya mahalaga na ma-realize natin ang mga bagay na ito na tayong lahat ng mga tao ay patay dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan. At kailangan natin ng Diyos na para tayo ay mailigtas sa ganitong kalagayan. At ang pangalawa na katanungan, Pastor Jaime, ay ano ang ibig sabihin ng ibangon na kasama ni Kristo sa bagong buhay sa Kanya? Kaya ito ay malalaman natin para yung maging pag-asa natin sa kabila ng kalagayan natin na patay o na mailigtas ng mga kasalanan, Pastor Jaime. Ayan, talagang Pastor. Ang talagang reality ay that tayo patay na sa kasalanan. Wala tayong kapag-apag-asa sana, no? Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon ay binuhay niya tayong muli sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Basahin po natin yung nakalagay sa Efeso 2:4 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y binagong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Dito, Pastor, ay may tatlong puntos na ipinapahiwatig dito si Pablo. Una, ay binigyan niya tayo ng buhay kasama ni Kristo. Bagamat tayo ay patay nga sa kasalanan, ay binigyan niya tayo ng panibagong, kumbaga inalis niya yung ating mga kasalanan. Dahil ito ay naganap doon sa krus ng Kalbaryo na pinawi niya yung ating mga kasalanan. Di niya naalalahanin yung mga nakaraan nating mga ginawa dahil nga ay gayon na lamang yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pangalawa, Pastor, ay bagamat tayo patay sa kasalanan, binuhay niya tayo kasama ni Kristo. Yung pagkabuhay ng ating Panginoon, ang ibig sabihin nito ay binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Kaya nga, Pastor, kapag nakilala natin, usong-uso sa ating mga Kristiyano na kapag nakilala natin ang salita ng ating Panginoon, ay nagpapasakop tayo sa pamamagitan ng bautismo, tapos sabay pag-ako natin, nangangahulugan ito na lalakad na tayo ng panibagong buhay dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na lumakad ng panibago, bagong nilalang tayo. At pangatlo, Pastor, ay hindi niya lang tayo basta binigyan ng, hindi niya lang basta tayo pinatawad at binigyan ng chance para makalakad ng panibagong buhay. Meron ditong sinasabi na pinaupo niya tayo sa mga makalangit na lugar kasama ni Kristo. Nang ibig sabihin po nito, ay binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang malabanan po yung masama o yung impluensya na binanggit natin kanina na sa impluensya ng sanlibutan, sa impluensya ito ni Satanas, at siyempre sa ating likas, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So sa madaling salita, tayo ay tumatalikod mula sa isang pag-iral na pinangunahan ng demonyo. So inaayawan na natin yan dahil yan yung past life natin at tayo pupunta sa buhay na may spiritual na kasaganahan at ito yung kapangyarihan kay Kristo. So ibig sabihin ito yung choice natin, Pastor, na piliin talaga si Kristo at kapag kapinili natin si Kristo, magkakaroon tayo ng power na kapangyarihan na yun yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon para mapanagumpayan yung tawag ng laman, yung pagkakalipin sa kasalanan at yung kasalanan mismo. So, pero malinaw dito, Pastor, na hindi tayo karapat-dapat, kumbaga wala tayong ambag talaga sa ganitong bagay, sa kaligtasan. Wala kasi hindi tayo karapat-dapat. Nangyayari lang ito, dinampot tayo ng ating Panginoon, tayo ay patay sa kasalanan,
Pero dahil sa habag, sa lalim ng pag-ibig ng ating Panginoon, binigyan niya tayo, binuhay niya tayo, makalakip ni Kristo dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, Pastor. Amen. No? Napaganda ang mga pananalita ni Apostol Pablo sa bagay na ito, Pastor Jaime. Ano? Dahil nakita nga natin na talagang tayo ng mga makasalanan ay talagang kung tutusin ay wala nang kapag-apag-asa, para tayong basahan na itapon na lang eh. Pero kikita natin na kung paano tayo minahal ng Panginoon dahil tayo ay mga mahalaga, mahalaga sa mata ng Panginoon dahil tayo yung special na nilikha ng Panginoon eh. Ang ating Panginoong Jesus eh. Kaya talagang hindi niya pwedeng iwan eh. Kaya kita natin na sa kabila ng tayo ay patay sa kasalanan o kay sa, dahil sa pagsuway, ay gumawa pa rin ng pamamaraan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Kaya makikita natin na ang ating Panginoong Diyos ay talagang ang kanyang awa at kanyang pag-ibig ay napakalaki. Hindi natin masukat talaga, hindi, kahit hindi natin talaga may larawan yung eksaktong kung ba, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kung meron mga hindi pipiliin na hindi siya baligtas, ay talagang parang kung na lang yun eh. Parang kamangmangan na lang or ano, parang dahilan na lang na kung ba, Pastor Jaime, kung sa buhay niya ay hindi pa siya magpapasakop sa kabila ng ipinakita ng Diyos na pagmamahal ng sa atin, pagmamahal ng Diyos para sa atin, ano. Kaya sa tao na lang ang pagkukulang kung siya ay talagang lalayo pa sa Panginoon o hindi pa maaantig ba yung puso o magbabagong buhay. Kaya ngayon ay Pastor Jaime, ngayon ay since na kita natin ang kalagayan natin at nakikita rin natin yung may pag-asa na mayroon sa kabila ng kalagayan natin ng mga makasalanan ay mayroon pang pag-asa. Ngayon ay ano yung kaligtasan na makakamtan natin o anong ibig sabihin ba, Pastor Jaime, yung maligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya? Pakipaliwanag nga, Pastor Jaime, kasi ito ay isang bagay na minsan ay may mga kaibigan tayo na mga hindi malinaw ang pagpapaliwanag dito. So tayo ay ano ba ang ibig sabihin nito, Pastor Jaime? Tama po kayo, Pastor, kasi may mga ilang relihiyon na sabi nga nila dahil tayo ay naligtas sa biyaya, tayo ay wala na sa kautusan, kumbaga nawawala na yung pagsunod sa kautusan. So yun yung kanilang mga premise dito, ano? Well, pero malinaw dito, Pastor, na hindi ganun yung pagpapahayag ni Apostol Pablo. Pero bago natin yan tuluyang sagutin, Pastor, basahin po muna natin yung nakalagay sa Epeso 7, tapos mamaya 8 hanggang 10. Sabi rito, upang sa mga panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan na kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. So dito, Pastor, ay nahayag yung pag-ibig ng ating Panginoon sa krus. Mm. Yung kanyang pagkamatay, tapos bigla siyang nabuhay at umupo siya sa trono ng Diyos, yun yung kapangyarihang nagbibigay sa atin ng pag-asa upang makalangkad tayo ng panibagong buhay na kasama si Kristo. Pero dito, Pastor, sa 8 hanggang 10, ito po yung ating mababasa, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una pa siya nating lakaran. So dito, Pastor, ay napakaganda ng pagpapaliwanag dito ni Apostol Pablo na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at ito ay sa paraan ng pananampalataya. Ayan, malinaw dito, no? Pero yung pananampalataya dito, Pastor, ay makikita natin na hindi rin atin ito. Ito ay regalo ng Diyos. Talagang wala tayong kambag dito. Okay? Kapag ka
tinanggap natin si Kristo, ang ibig sabihin kasi nito kapag karigalo, dapat talagang tanggapin natin ito. So ang ating trabaho ay hindi makaambag sa sa kaligtasan. O yung trabaho natin ay hindi mismo makapagliligtas sa atin. Kasi malinaw dito sa talata na hindi tayo makapagmamapuri. Dahil hindi sa sarili nating gawa, tayo ay maliligtas. Sa makatuwid pastor, walang sino man ang maaaring magyabang tungkol sa kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, all in ito na talagang work ito ng Diyos sa pamamatnubay ng banal na Espiritu. So matapos tayo iligtas, muli tayong nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa. At yun nga ay inihanda na ng Diyos para sa atin, para sa ganoon tayo po ay makagawa ng mabuting gawa. At ito yung pamamaraan ng ating Panginoon Pastor. So napakalinaw na ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Ang kailangan lang nating gawin, Pastor, ay tanggapin ito. Siya rin ang gagawa ng pamamaraan. Ang gagawin lang natin ay ating desisyonan na piliin ng ating Panginoon. At bibigyan niya tayo ng pananampalataya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang managumpay sa pagkakaalipin ng kasalanan. So, yun Pastor, yun yung ibig sabihin na iniligtas tayo sa biyaya. Talagang gawa ito ng ating Panginoon. Kaya yung pagsunod natin sa kautusan, ito ay pagpili natin, hindi dahil ginawa natin, kundi bagkos, ito ay tinutulungan tayo ng Diyos na gawin natin ito, Pastor. Amen. Kaya kita natin, Pastor Jaime, ay yung biyaya na iyon ay ano ba yung kapahayagan ng biyaya ng Panginoon ay sabi sa nabasa kong article ay the action of love, ano, yung love ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig at naipahayag yon sa kamatayan ni Kristo na iyon ay isang kapahayagan ng biyaya ng Panginoon o grace ng Panginoon dahil ang grace ay para sa o pag-ibig o awa o habag na para po sa hindi karapat-dapat. Kaya hindi tayo karapat-dapat, Pastor Jaime, no? Hindi talaga tayo karapat-dapat. Ngunit dahil ang Diyos ay pag-ibig, talagang isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na matay sa cross ng Kalbaryo. Tanggapin lang natin yon. Tanggapin natin na siya ay namatay at nabuhay na maguli. Tanggapin natin iyon na yon ay kapahayagan ng biyaya ng Panginoon. At yung pananampalataya na kaloob, tanggapin din natin yon. At siya rin ang magpapalago nun eh, Pastor Jaime. Wala tayong pananampalataya na may pagmamalaki. May pagmamalaki o may pagmamapuri. Kundi ang pananampalataya na ito, na klase ng pananampalataya, kasi isang pananampalataya, sabi lang sa Ephesians chapter 4 eh. Diba? Verse 5 na makita natin na isang uri lamang ng pananampalataya na yun, tanggapin din natin. Hindi yung ano, pananampalataya ko, pero yung buhay niya hindi naman tugma sa kalooban ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi galing sa Panginoon yun. Hindi siya galing sa Panginoon kasi ang pananampalataya, yung malalim na termino ay yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya yung klase ng pananampalataya na yun, na pananampalataya ni Jesus, ay tanggapin natin yun, na yun din ang isa kabuhayan natin. At ang Panginoong Diyos din ang tutulong para lumago sa ang pananampalatayang iyon. Kaya sa Bible, may maliit na pananampalataya, may mga nababanggit, may malaking pananampalataya, pero ang Diyos ang nagpapalago nun sa pananampalataya na ibinigay din niya sa atin o kaloob niya sa atin. At doon din yung sa pananampalataya na iyon ay nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Kaya hindi po tayo makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon kapag walang pananampalataya sa buhay po natin. At yung pananampalataya na iyon ay galing sa ating Panginoon. Kaya tayo rin ay gumagawa na mabuti na, which is noon pa, yun ang panukala ng Diyos, Pastor Jaime, na dapat nating lakaran. Yun yung paliwanag ni Apostol Pablo eh, na talagang tayo sa kabila ng makasalanan tayo, mayroong pag-asa tayo, iniligtas tayo sa biyaya ng Panginoon, at mayroong pananampalataya na gift or kaloob ng ating Panginoon, para mapanumbalik yung direksyon natin ba na makasalanan tayo, eh talagang incline tayo na magkasala para ma-redirect tayo sa dating una na panukala ng Panginoon na dapat ay gumagawa tayo ng mabuti, which is yun ang plano ng Diyos, bakit tayo niligtas ngayon ay
para ibalik tayo sa dating panukala ng Panginoong Diyos na sumusunod sa Panginoon at masaya na naglilingkod sa Panginoon at masaya na pinaghaharian ng ating Panginoon. Kaya gustong-gusto kong ipaliwanag ito eh, Pastor Jaime, na talagang minsan na pagbabalik-baliktad natin dahil sa gawa, inligtas tayo. Hindi, past tense yun eh. We are saved, past tense yun, nangaligtas tayo. Niligtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Niligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang bunga nun ay talagang yung mabubuting gawa na nakikita sa buhay natin, na ang Diyos din ang gumagawa sa buhay natin para masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Na dati ay yun talaga yung una pa, yun ang panukala ng Diyos para sa ating lahat, para sa tao, na sundin ang kanyang mga kalooban. Kaya tayo, kaya tayo gumagawa ng mabuti ngayon dahil iniligtas na ako, iniligtas na tayo ng Panginoon at kailangan manatili tayo sa Panginoon para magpapatuloy tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi yung nangaligtas na ako, kaya okay lang ang gawin ko. Anong ganun gawin ko? Hindi. Mayroon tayong kanin. May panukala ang Diyos. Kapag iniligtas ka, dapat yung sinusunod mo ang kanyang kalooban. Yung panukala niya na gumawa tayo ng mabuti. Kaya yun po, hindi yung sabi ng mga iba, save, always save. One save, always save. Ano? Pastor Jaime, na niligtas ka, anong gawin mo? No. Tayo ay niligtas ng Panginoon, kaya ngayon ay dapat nating lakaran ay yung panukala ng Diyos para sa atin bilang mga anak ng Diyos na iniligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, hopefully ay ma-share din natin ito sa iba. Napakahalaga na mga aral na mapupulat natin sa aklat ng Epeso na sinulat ni Apostol Pablo, na may kinalaman sa kaligtasan po natin. Kaya gusto natin na lahat tayo magkaroon ng kaligtasan at maging ang ating mga pamilya ay makaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon. At bilang panghuli, Pastor Rami, ilang minuto pa tayo? 5 minutes? 1 minute para meron ka pang gustong sabihin bago tayo magtapos. Ayan, Pastor, ang gusto ko lang sabihin ay kaya yung mga tao nahihirapan sila na makalakad sa kalooban ng ating Panginoon dahil pinipili pa nga nila na sila ay maging patay sa kasalanan. Kaya na-impluensyaan pa rin sila ng sanlibutan, sinusunod pa rin nila yung pinuno ng hangin na walang iba kundi si Satanas. Magkakaroon lamang tayo ng kapangyarihan, Pastor, maliban natanggihan natin ang mga ngayon, pasakop tayo sa Diyos at natin, desisyonan talaga natin na piliin ang ating Panginoon, na hayaan natin si Kristo na siyang magmaneho ng buhay natin, Pastor. Amen. Kaya tama yung sinabi mo. Kasi yung mga iba, nabautismuhan lang. Okay, sabi niya, kinilala niya ang Panginoon. Okay na. Okay na. May sabi, masabi ng pananampalataya. Okay na. Hindi. Kailangan mamuhay tayo, manatili tayo sa buhay kay Kristo. At magpatuloy sa kanyang kalooban. At patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kaya yun ang buhay na isang iniligtas ng ating Panginoon. Bagamat tayo ay makasalanan, pero may pag-asa kay Kristo na makapamuhay tayo na sang-ayon sa iyong kalooban bilang nasa kalagayan na ligtas ay dapat manatili tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, come. Kung wala pa tayo sa Kanya, come. Come. Then sa Kanya na tayo ay lumapit na sa Kanya, abide. Abide, di ba? Manatili tayo sa Kanya kasi pag hindi tayo nanatili sa Kanya, wala tayong magagawa. Walang mangyayari na kaligtasan sa ating mga buhay. Hindi natin maililigtas sa ating mga sarili. Only Jesus under the sun, mga kapatid. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin sa kabila ng ating kalagayan na tayo ay mga patay dahil sa kasalanan o kaysa dahil sa mga pagsuway. Kaya tayo ay isang pag-asa. At ito ay panghawakan natin na talagang tunay na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, salamat po ng marami sa inyo pong dakilang pag-ibig na inyo pong inihayag sa sangkatauhan. Tunay na kayo ang puspos ng kaawaan at abag, biyaya ay inyo pong pinahayag. Para po kami po ay magkaroon ng pag-asa sa kabila ng aming kalagayan, aming likas ng makasalanan, ay kami po, Panginoon, ay
magkaroon ng pag-asa sa buhay, na kung kami lamang ay patuloy lamang na magpasakop, manatili at maglingkod sa inyo, ay mayroon pong kaligtasan na naghihintay sa amin. O Panginoon, patuloy nawa ng iyong pong Banal Espiritu, kami po ay pangasiwaan at pagharian sa iyong mga buhay upang kami po ay mamuhay lamang na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa inyo hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Kami po ay masusumpungan na kami po ay nananampalataya at naglilingkod sa inyo, Panginoon. Natan kami at patuloy kaming samahan sa buong maghapong ito ng araw ng Sabat. Pagpalaan kami sama-sama sa pangalan Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Alright, thank you Pastor Jaime sa iyong pagsama muli sa ating pagtalakay sa ating leksyon. At gawin din po sa ating mga manunood at mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, saan man kayong dako. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At muli, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Emerson Sanchez. Kasama si Pastor Jaime Aventurado na nagsasabi po sa inyo na tayo pong lahat ay lumago kay Kristo sa tulong po ng Banal na Espiritu. God bless and happy Sabbath po sa inyo pong lahat. So, Lord, come quickly. This
Muli, isa pong mapagpalang araw sa lahat ng taga-subaybay ng programang Kapitulo, Versikulo. Ako po ang inyong lingkod, Brother Bressy Balansag, bumabati sa inyo ng Happy Sabbath at Happy New Year. Sa tulong ng Panginoon, ang atin pong paksa mga kapatid ay makatulong sa atin upang tayo ay lumago. Sapagkat ito po ay napaka-importanteng paksa, lalong-lalo na sa atin pong paglago bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon, sapagkat tayo ay pumasok ulit sa panibagong taon at alam natin na panibagong pagsubok, panibagong pagpapala ang ating mararanasan sa ating Panginoon. Bago tayo magsimula sa ating paksa, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Pagkalooban niyo kami ng karunungan at katalinuhan sa amin pong pag-aaralan. Patuloy kaming ingatan, dakilang Diyos, sa lahat ng oras. Pagtibayin kami at wag na wag niyo po kaming pababayaang mapalayo sa pananampalatayang ito. Salamat sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo na tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, mga taga-subaybay, kung atin pong mapapansin, no, ang aklat po ng Revelation chapter 14 verses 6 to 7 ay nagpapakita ng isang malawakang pangangaral ng sinugong anghel. Ano po? At makita natin ang three angels' messages ay hindi kumakatawan lang sa tinatawag nating hindi ito nagsasabi na ito'y literal na anghel, kundi ito'y simbolikong anghel na kumakatawan sa mga mensahero ng ating Panginoon. At the reason kung bakit mayroong three angels' message na makita sa Revelation chapter 14, ito'y reinforcement ng ating Panginoon sa Revelation chapter 12 and chapter 13. Na kung saan makita natin sa chapter 12 verse 17 na ang si Satan, ang dragon, ay balak digmain ang mga nalabi, no? At ang katangian ng mga nalabi ay tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nakita natin sa verse 18 o kaya naman sa ibang translation ay nasa chapter 18 at 13 verse 1 na ang dragon ay nagsimulang maghintay sa buhanginan at iniintay niya ang paglabas ng sibis, na itong sibis na ito ay kumakatawan sa religious power. And at the same time, inabangan ni Satan ang paglabas naman ng isang hayop na galing naman sa lupa, at ito nga ay ang lamb-like beast o yung tinatawag na land beast. Kakaiba siya kaysa dun sa sibis, sapagkat ito'y kumakatawan naman sa political power, none other than the United States of America. At makikita natin na bago digmain ni Satan ang bayan ng Diyos, itong dalawang malalaking influence nito ang kanyang gagamitin para mas lalong mapalawig niya ang pakikidigma sa bayan ng Diyos. Ngayon, pagdating sa Revelation chapter 14, makikita natin mga kapatid ang reinforcing message ng ating Panginoon sa kanyang bayan na ang gagamitin niya sa huling panahon ay ang kanyang bayan upang maisakatuparan ang pangangaral sa buong sanlibutan. Ang atin pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay kaugnay, konektado sa paraan, pakiramdam, experience ng pangangaral. At ito ay walang iba mga kapatid at mga taga-subaybay, kundi sa buhay ni Jonah. At alam ko po na marami na tayong narinig tungkol sa buhay ni Jonah. Yun nga lang mga kapatid at mga taga-subaybay, ito pong ating gagawin ay halos review lamang, no, ng kanya pong buhay, no, at ang atin pong ang pinamagatan ng atin pong paksa ay save to serve. Ayan, no? Tayo'y iniligtas para tayo'y maglingkod, dahil napakarami po sa ating panahon ngayon na sinave pero nakalimutang mag-serve. Sinave pero ayaw naman mag-serve. Gusto ko lang po at gusto lang din ang ating pag-aaralan ngayon na ipaalala sa atin kung ano yung mga importanteng paksa, importanteng topiko na dapat nating alalahanin, lalong-lalo na ngayong pasimula ng taon. At huwag kayong mag-alala mga kapatid, hindi tayo magtatagal ng atin pong pagdidiscuss, sapagkat nais ko pong ipakita sa inyo dito na itong bagay na atin pong tatalakayin ay isang paraan ng pagbibigay pagpapaalala sa atin kung ano ba ang dapat nating gawin. Ano po? Sabi, every one of us is distributing the grace of God in some way, no? Each one of us is specially chosen by God
four specific and vital tasks. So, wag na po sana tayong magtaka, no? Bakit tayo na ilagay sa loob ng ating iglesia? Wag na siguro tayong magtaka, bakit ako? Alam ho ninyo, mga kapatid at mga taga-subaybay, merong rason kung bakit ka inilagay ng ating Panginoon sa loob ng iglesia. And one of your purposes is that you will distribute the grace of God sa paraan at sa ibinigay na kaloob ng Panginoon sa iyong buhay, no? Ito yung tinatawag nating spiritual gift. Meron pang specific and vital task para gawin. Bagamat ang ating conversion story ay magkakaiba, kasi naalala ko, mga kapatid, nung ako po ay sinama ng aking father sa Share Him Crusade, no, na ginanap po sa Antipolo, ang pagkakatanda ko, ito'y kinalahukan ng iba't ibang mga iglesia. Ito'y naganap way back 2008, at naalala ko, sabi ni Papa noon, ako po kasi nung panahon na yon ay active po sa ibang pananampalataya. Ano, di ko nababanggitin, basta ang hulihan, letter C, ang unahan, letter I, at N sa gitna. So naalala ko po, mga kapatid at mga taga-subaybay, nung mga panahon pong iyon, sabi ni Papa sa akin, hindi ka magpapabinyag. Sabi ko, pa, hindi pa, kasi hindi ko pa alam kung tatanggapin ko to. Sabi ni Papa, kung hindi ka magpapabinyag, pues simula ngayon, wala ka ng allowance. So, hindi natin alam kung paano tayo tatawagin ng Panginoon. Hindi natin alam kung paano tayo bibigyan ng opportunity ng Panginoon na ang bagay na ito ay matatanggap natin. At kasama sa pagtanggap ng napakalaking biyaya ay ang isang napakalaking responsibility. Sabi nga ni Spider-Man, no, sabi nga niya, with great power comes great responsibility. So hindi natin pwedeng alisin ang responsibilidad sa isang regalo. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay niregaluhan ng isang sasakyan, automatiko, ang kailangan mong gawin is kailangan ikaw ang mag-maintain. That is your responsibility. Lagyan siya ng gas, no? Lagyan siya ng aalagaan mo, papakintabin mo, lilinisan mo. Yun yung mga responsibilidad. At walang darating na isang regalo na walang kaakibat na responsibilidad. Lagi nating tatandaan yon, no? Ang save o yung salvation is a gift of God. And to serve is an opportunity to show yung pagbibigay ng meaning dito sa biyaya na iyong natanggap. Ano po? Ngayon, ito yung opportunity, sapagkat ang kaligtasan ay pribilehiyo natin. Ngayon, inyong pansinin, mga kapatid, sa banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 14 at 15. And when Jesus entered Peter's house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever. So he touched her hand and the fever left her, and she rose and served him. The moment na yung kanyang mother-in-law ay gumaling, automatic ang yung response ng mother-in-law ni Peter, tumayo siya at pinaglingkuran niya ang Panginoon. Therefore, mga kapatid, kung inyong mapapansin, kagaya po ng sinabi ko, merong kaakibat na pribilehiyong maglingkod, sapagkat ito'y parte ng pagpapasalamat. Ibig sabihin pala, kagaya na lamang ng pagpunta natin sa iglesia, ang pag-attend natin sa ating mga churches, no? Ito'y hindi nagbibigay sa atin ng senyales o sign na kapag pupunta tayo sa iglesia para manghingi sa Diyos. Hindi. Actually, the reason kung bakit tayo pupunta sa iglesia, it's because we want to express our gratitude na tayo'y inalagaan ng Panginoon, tayo'y kanyang ginabayan, tayo'y kanyang pinag-ingatan. No, kaya nga naman, ang atin pong kakibat na responde ay paglingkuran siya. Ayan. Kaya nga, ang sabi pa dun, mga kapatid, isa pang may kita nating palatandaan, no? And Jesus said to him, "When do you want me to do for you?" And the blind, "What do you want me to do for you?" Yan. Sabi nung blind man, and the blind man said to him, "Master, let me receive my sight." Sabi niya sa Panginoon. And Jesus, no? Sabi doon, and Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed him on the right way. Pansinin ninyo, mga kapatid, ha? The moment na pinagaling ng Panginoon itong bulag na ito, ay sinundan siya nito, no? At sinundan niya ang daan ng Panginoon. Ibig sabihin, talagang
itong taong ito ay naging follower ng ating Panginoon. Therefore, talagang mayroon palang kaakibat na responsibilidad kapag ikaw ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos o kahit na sino. Meron kang pribilehiyo na ito'y enjoy at meron kang responsibilidad na ito'y pangalagaan naman. Ngayon, alala ko tuloy mga kapatid at mga taga-subaybay ang isang story ng isang aso na nakita ng isang veterinaryo, no? Itong asong ito talagang sugatan, talagang madumi, no? At nanghihina na sa daan. At pagkatapos mga kapatid na itong asong ito ay nakita ng vet, nagpa siya ang vet na ito'y pagalingin. Nung pinagaling niya to, after ng ilang weeks, nagulat siya kasi yung aso biglang nawala. No, biglang nawala yung aso. So nung akala niya, lumayas na, umalis na, ang kinagulat niya mga kapatid, after several days, yung aso mga kapatid biglang kumakatok sa pintuan ng veterinary clinic at pagbukas nung vet, no, nung doktor ay nakita niya napakaraming aso ang kasama nung aso. Ibig sabihin, isa yan sa pagpapatunay na kung tayo ay naka-receive, nakatanggap ng biyaya, nakatanggap ng kaligtasan, ay meron tayong pribilehiyo na ito ay i-enjoy at ito'y responsibilidad din naman na para ito'y atin pong ipaglingkod sa iba o yung tinatawag nating pag-serve. Yan. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-serve, kapag wala kang pag-serve, ibig sabihin, ano yung expression mo ng pag-ibig na gusto mong ibigay sa kapwa mo? Kasi dapat merong kaakibat na itong paglilingkod. In connection, mga kapatid at mga taga-subaybay, sometimes yung atin pong three angels messages, no? Minsan yung tinatawag ho nating paglilingkod natin, ibinibigay na lang natin sa iba. Halimbawa, ay, hindi naman ako magaling magsalita, kaya naman yung pastor na lang, yung mga elders na lang magdalaw-dalaw, no? Pero tandaan natin mga kapatid, meron kasi tayong different spiritual gifts na binigay ang ating Panginoon at itong spiritual gifts na ito, ito yung pwede nating gamitin kung ano man ang ibinigay sa iyong kaloob. Ito ang gagamitin mo. Hindi kinakailangan na marunong ka magsalita, mag-Bible study, kung marunong ka mang kumanta o ano man ang iyong spiritual gifts, yun ang ibigay mo sa Panginoon. Ngayon, ito po ang ating pag-aaralan pagdating sa paglilingkod. Ayan. So, ito'y isang paalala sa atin sa buhay ni Jonah na kung saan si Jonah ay nakilala na siya'y nilunok ng isang napakalaking isda. Okay. So bakit siya nilunok ng napakalaking isda? Alam naman ho natin na ito'y redirection ng ating Panginoon sa kanya. Sapagkat gusto ng Panginoon na kung siya'y nakaranas ng kaligtasan, siya na may dapat makaranas ng paglilingkod. Ano po? Magsisimula ang kwento natin sa tinatawag nating shocking message, no? Jonah, a shocking message. Bakit shocking message, Brother Bressy? First, it was shocking to Jonah himself. Sabi niya, Ninive! Nagulat si Jonah, di ba? Kasi alam natin, pag-aaralan natin yung background ng Ninive. Second, it was shocking that Jonah, a prophet of God, should disobey God's call to prophesy. Kilala natin ang background ni Jonah. Siya ay isang propeta, pero nakakashock, no? Baka mamaya, ano natutunan niyo sa sermon ni Brother Bressy? Ayun po, nakakashock. No, so second, it was shocking that Jonah, a prophet of God, should disobey, no, God's call to prophesy. Third, it was shocking because it showed that God was concerned about injustice not only sa mga Israelita but in every nation, even the worst, no, even Ninive. Brother Bressy, bakit even Ninive? Later, we will discuss kung ano ba ang background ng Ninive, kung bakit siya nakakashock. So the story started in Jonah chapter 1 verses 1 to 2. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. Inyong mapapansin mga kapatid na merong panukat ang Panginoon sa kasamaan, kasalanan ng iba't ibang mga bayan. At mapapansin ninyo, itong tinatawag nating terminolohiya na ginamit ng Panginoon, no? Ay wickedness has come up before me. Ibig sabihin sumobra na ang pasensya na ibinigay ng Panginoon, no? Yung palugit na ibinigay sa bayang ito.
At kung inyo pong titignan at tutuusin, no, ang Nineveh ay sobrang tagal nang nakatayo. At ilang taon ang ipinagkaloob ng Diyos para sila'y bigyan ng kaparusahan. Pero ang pinakamasarap na makita dito, mga kapatid, concern pala ang Diyos sa mga tao na mga masasama. Kaya kung tayo man ay nakagawa ng kasalanan, tayo man ay nakagawa ng mga iba't ibang mga pagkakasala sa harap niya, ang masarap na part is concern siya sa atin. Kagaya ng kanyang concern sa bayan ng Nineveh, no? Sabi doon eh, hindi niya ano eh, no? Sinabi ng Panginoon, "Arise, go to Nineveh, that great city, no? And cry against it." Ibig sabihin ni ikaw ay hindi naman literal na umiyak, kundi ikaw ay mangaral doon, no? Sapagkat ang kanilang kasalanan ay umabot na dito sa akin. So ganun kabuti ang ating Panginoon. Alam natin na ang Panginoon ay sobrang loving God, na kung saan dito makikita natin na kung ang Nineveh nga sobrang sama, how much more pa kaya tayo, no? Ngayon, ano ang nangyari? "But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord and went on board to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord." Ayan. So mapapansin ninyo, mga kapatid, no, at mga taga-subaybay, si Jonah, inutusan ng Panginoon, propeta ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Tarshish. Ang ginawa ni Jonah, no, tumakas. Hindi Tarshish, Nineveh, no? I mean Nineveh, no? Papuntang Nineveh. Kaso, ang ginawa ni Jonah, naghanap siya ng bangka, naghanap siya ng karatula na going to Tarshish, no? Ito yung ano, away from the presence of the Lord, no? Sabi doon ni Jonah, no, "I pray thee, Lord, no, is not this what I said when I was in my country?" Hindi baga ito yung aking sinasabi nung ako'y nandun pa sa bansa ko? Kaya naman sabi niya, "That is why I made haste to flee to Tarshish." Kaya ako tumakas eh. Kasi hindi ko gusto yung mensahe na gusto mong ipaabot sa kanila. Kasi alam ko, masasama sila. "For I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and repentance of evil." Alam ninyo, mga kapatid, according sa iba't ibang scholars, ang problema ni Jonah that time is that ayaw niyang iparanas ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong yon, sapagkat alam natin kung ano ang background ng mga taga-Nineveh, no? So in connection, minsan nagiging hindrance yung ating personal opinion, personal preconceived ideas sa ating pangangaral. Ayoko puntahan yan kasi inaaway ako niyan, no? Ayoko Bible studyan niya kasi salbahe yan. And minsan nahihiya tayo na minsan kausapin yung mga tao na tinitignan din tayo. Bakit? Kasi baka mapahiya tayo. Alam mo ninyo, yun ang point ni Jonah. Baka mapahiya siya. Bakit? Kasi pagpunta niya doon, alam niya na ang Diyos maawain. Alam niya na ang Diyos is slow to anger, no? Ano pa? Ang sabi dito sumunod. Sabi doon, "For their wickedness has come up before me." Ito yung background, mga kapatid, ng ano, no, ng Nineveh, no? According sa book ni Austin Henry, no, "Nineveh and its remains, no? The gripping journals of the man who discovered the buried Assyrian cities. This was the capital of the Assyrian Empire." Alam natin kung ano ang ginagawa ng Assyrian Empire, mga kapatid. In fact, kasaysayan, ang Assyrian Empire ang isa sa sumira ng Northern Kingdom ng Israel. At kung titignan nga natin, mga kapatid, ang Assyrian is nagkaroon sila ng pag-aasawa sa mga taga-Samaria, kaya tinawag silang Samaritans, no, yung mga Assyrians. At kung titignan ninyo, mga kapatid, yung mga Assyrians, sila'y hindi na tinuturing, itong mga Samaritans, sorry, hindi na tinuturing ng bayang Israel na mga taga-South na pure na Israelita. That's why iniiwasan, kung inyong matatandaan sa John chapter 4, no, yung babae doon, no, hindi na sila masyadong kinakausap ng mga taga-South. Bakit? Kasi yung mga taga-South naniniwala na itong mga Assyrians, sila'y nakisiping na dun sa mga ano, nagkaroon na ng iba't ibang salinlahi na pinaghalo ang Israelita at ang mga Assyrians, kaya para dun sa mga taga-South hindi na pure, no? Ngayon, ang tingin nila dito, mga kapatid, masama at matinding magtanim ng sama ng loob ang mga Israelita.
So sabi dito, in one of the most ancient cities of the world, no, according sa Genesis chapter 10, verse 10, and one of the largest as it was 3 days journey in circumference. So gaano kalaki to para tong kasing laki ng Singapore. Isang ano lang to mga kapatid, ha? isang bansa na nasa isang lugar, no? O mas malaki pa yata sa Singapore kasi ano to eh, lalakare, no? 3 days journey, no? Ano pa ang may kita natin? Ang nagtayo ng Ninibe, no? Kung titignan natin ay walang iba kundi si Nimrod. So that's why hindi nakakapagtaka na yung tingin ng mga patriarka, mga propeta noon, talagang negatibo pagdating sa Ninibe. It is the capital of the Assyrian Empire where way back 700 to 612 BC. At sobrang mga ano to mga kapatid, ganid to sa laman. Talagang pag ito pumatay, talagang hindi iiwan ng buhay ang isang tao. No, 8 square kilometers. So 100,000 plus people ang nakatira dito, no? 100,000 plus. So 80 kilometers aqueduct, meron silang tubig, libraries, parks, the hanging gardens, no? A city of pitiless cruelty, mga walang awa, squalor and suffering. Yan, paghihirap. The name of Nineveh was name of terror and hatred to all the peoples around it, including Israel. Kaya pala, no wonder talaga na kapag narinig ng isang propeta ng Diyos, no, na ikaw ay pupunta dito sa Nineveh, eh, sa totoo lang, medyo abnormal lang yung reaction nito ni ano no nitong ating ano propeta no medyo ano no medyo negative at parang abnormal ang reaction no ni Jonah. Bakit? Kasi kung titignan natin mga kapatid, halimbawa na lamang sa panahon natin ngayon, pag sinabi kailangan mong pumunta sa North Korea para mangaral ng salita ng Diyos, kapag ang Diyos ang nagsabi sa iyo, dalawa lang yan, either natatakot ka o kaya matapang ka talagang pupunta doon. Kasi alam mo magsisisi sila. Ngayon, ang abnormal kay Jonah, alam niya magsisisi yung mga tao, kaya ayaw niyang pumunta. Kakaiba, no? Alam ko magsisisi Panginoon kasi ikaw maawain ka, kaya ayaw ko pumunta. Bakit? Kasi meron tinatawag na kahihiyan or nakakahiya. Alam niyo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga Pilipino, likas tayong mahiyain. Sa totoo lang, iba nga po yung mga sagot natin kapag tayo tinatanong. 'Di ba? No? Kapag sinabi sa yung kumain ka na, ano ang sagot? 'Di ba? Ang sagot natin ano, busog pa ako. 'Di ba? Busog pa ako. Kaya nga sabi, kung si Elijah daw ay isang Elijah ay isang Pilipino, 'di ba? Ang si Elijah, tinanong siya ni Elijah, anong gusto mong ibigay sa iyo? Ano sabi ni Elijah? 7 times of the Spirit, Lord. Ibig sabihin, 7 times of encouragement. Ngayon, kung tayo ay tatanungin ng Panginoon, kung minsan kasi mga Pilipino, anong gusto mo? Ikaw nang bahala. Eh kung tinanong tayo ng Panginoon, anong gusto mo? Ano sasabihin natin? Lord, ikaw na bahala. Diba? Kaya, sa totoo lang, though alam ng Panginoon kung anong gusto niyang ibigay sa atin, pero much better pa rin, sinasabi natin, hindi dapat tayo nahihiya. No, itong si Jonah, nahihiya siya, meron siyang kahihiyan. Meron siyang personal kasing ano no, personal na kahihiyan na parang pride na okay, mangangaral ako doon kasi mapapahiya ako kasi alam ko Panginoon hindi mangyayari yung judgment ko dahil patatawarin mo sila. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamasarap na part doon yung mapatawad yung mga tao at magsisi yung mga tao. Yun nga lang nakatingin si Jonah doon sa personal na intention niya na yung bayan ng Diyos ay pwedeng yung bayan ng Nineveh pwedeng magsisi, mapapahiya siya, hindi mangyayari yung kanyang gustong mangyari, no? Kaya sabi dito, no, according sa Prophets and Kings, no, inspiration has characterized it as the bloody city, sabi ni Mrs. White, full of lies and robbery. Pagpasok mo pa lang puro kasinungalingan na at pag nakaw-nakawan na, no. In figurative language, the prophet Nahum compared the Ninevites to a cruel ravenous lion. So, hindi lang basta leon eh, ravenous, ibig sabihin talagang sumisila, makita ka lang, papatayin ka. Upon whom he inquired, hath not thy wickedness passed continually? So, sabi ni Mrs. White, yung daw si Nahum, talagang nilarawan niya figuratively kung ano itong mga Ninevites na ito.
talagang walang awa. Ravenous lion, pumapatay talaga, no? At talagang makasalanan, ano, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya naman, ayaw talaga puntahan. Pero hindi dahil sa takot. Ayaw puntahan ni Jonah dahil baka siya ay mapahiya. Kung titignan ninyo yung layo, mga kapatid, kasi hindi pwedeng ano eh. Sa totoo lang, kung mapapansin natin dito sa illustration, ang layo ng Tarshish. Ang layo. No, kung titignan at pag-aaralan natin yung mapa, nasa kaduluduluhan. Ibig sabihin, ilang araw yan na ano, no? Ilang araw yan na nasa barko ka o nasa bangka ka. Samantalang ang Nineveh, pwede siyang walking distance lang. Sobrang lapit lang. No? Kaya sa totoo lang, kung minsan ang gusto ng Panginoon, shortcut, ang gusto nating gawin, long cut. No? Ay, yung iba sabi, Brother Bless, ayoko kasing mag-shortcut. Bakit? Kasi malayo. So minsan mga kapatid, sa totoo lang, yung redirection sa atin ng Panginoon, mas malapit na journey. Ang gusto kasi natin, malayong journey. Ngayon, tignan ho ninyo, ano po nangyari? Sa story, no, nakita ng Panginoon si Jonah dahil sa kanyang pride. Actually, sabi nung iba, Brother Bressy, hindi ba kinontrol ng Panginoon si Jonah sa panahon na yan? Actually, hindi po niya kinontrol si Jonah. Gusto niya lang bigyan ng disiplina, leksyon si Jonah, sapagkat mali ang kanyang kaisipan. Kaya naman, ano po nangyari? Nagkaroon ng bagyo, nakipagsapalaran ng mga tao sa loob ng barko, at umamin din kahuli-hulihan si Jonah. Kaya naman sabi ni Jonah, itapon niyo na lang ako para tumahimik na ang dagat. At ano nangyari? Naalala ko to. Okay, naalala ko to mga kapatid. Alam po ninyo kung saan yan. Yan po ay sa Romblon. Brother Bressy, bakit mo naalala yan? This is one of the memorable experiences na na-experience ko pagdating sa ministry. Bakit? Ako po'y na-invite na magsalita po sa Romblon. Kung hindi ako nagkakamali, yan po'y sa Simara po ba or Corcuera. Tatawid po ng dagat. Alam ho ninyo, sabi sa akin ni Brother Ezel Pamorcan, Brother Bressy, huwag ka mag-alala kasi pagdating natin ng Ojongan, dilipat lang tayo, magbabas, tapos meron akong inarkilang bangka sa kabilang ano, sa kabilang side ng island. Alam ho ninyo, wala po akong nakitang bangka doon. Ang meron, bagyo. Alam ho ninyo kung gano'ng nakakatakot yung bagyo. Ito ho, mild pa lang eh. Pero doon sa panahon ni Jonah, sobrang lalaki ng alon. Ito, though malaki yung alon dito, first time ko po mga kapatid makasakay ha. Kung titignan po ninyo, first time ko po makasakay. Nakasakay po ako sa isang bangka na para akong nakasakay sa roller coaster. Diyan lang po mukhang walang alon kasi nga naka-cove yung dalawang side ng islands. Pero pag lumampas kayo diyan, yung alon po kasing ano na eh, kasing mas malaki pa, doble, triple ng bangka na sinasakyan namin. Ano po yung sinasakyan namin diyan? Ayun po mga kapatid, sa may gitna. Sa likod ko po, sa dulo, yun, yung may kulay pulang plastic ba yan? So yan po yung sinakyan namin, and first time kong sumakay na parang gusto ko nang bumalik. First time ko pong sumakay na parang ayoko nang ituloy. Eh kaso baka mamaya, matulad daw kay Jonah, baka mamaya kainin ako ng malaking isda. Alam mo ninyo mga kapatid, sa totoo lang, na-realize ko, sabi ko, pinapapunta ako ng Panginoon doon mag-speak ng divine service. Pag hindi ako pumunta doon, 3 hours kasi yung biyahe, pag hindi ako pumunta doon, sayang naman ang pagpunta ko sa Romblon. Kaya naman, mga kapatid, naalala ko yung story ni Jonah. No? Sa story ni Jonah, mapapansin at makikita natin na pinahintulutan siya ng Panginoon na kainin ng malaking isda. No? Wala pong binabanggit kung anong klaseng isda ito, pero siya'y kinain ng malaking isda. At siya'y nanatili doon sa loob ng ilang araw. No? Kaya nga sabi doon, na-realize ni Jonah, but I with the voice of thanksgiving will sacrifice to thee. What I have vowed, I will pay. Deliverance belongs to the Lord. Alam ninyo, kung minsan dun tayo nakakaranas ng muling pagbabalik sa Panginoon kapag may nararamdaman na tayong mga kakaibang bagay. Eh. Pag tayo ay mapapansin ninyo, kapag tayo ay halimbawa may sakit, doon lang tayo lalapit sa Panginoon. Eh. Pansinin ho ninyo kahit sa ang iglesia, kahit sa ang relihiyon o sekta, kung kailan may lindol, doon maraming tao. Kung kailan may sakuna, doon dumadami ang tao sa mga churches. Doon dumadami ang nagiging mapanalanginin, di ba?
Pero kapag walang bagyo, pag walang pagsubok sa buhay, kinakakalimutan na ang Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi dito, always and always remind yourself that deliverance always belongs to the Lord. Kasi minsan may mga deliverance na lagi nating kinikredit sa ating mga sarili at nakakalimutan natin na ito'y i-credit sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga napaka-importante nito mga kapatid at lagi nating tatandaan, no? Na kung ano man ang gagawin natin, lagi at lagi nating tatandaan na ang Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng paraan para tayo ay makatakas sa mga pagsubok at makalampas tayo sa mga problema natin. Ano nangyari? Na-realize kayo ni Jonah. At nung na-realize at nagsisi siya, binuga siya ng isang napakalaking isda. At pagtingin niya, far, far away land, Nineveh. So sabi doon, and the Lord spoke to the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. No? Nakita ngayon ni Jonah, nasa Nineveh na ako. So, Jonah's behavior may also constitute, sabi ni Sean Boonstra, constitute running from the sanctuary. Kaya sabi doon, papalayo sa presensya ng Diyos. He cites a Jewish tradition in which they believe the spirit of prophecy to be confined to the sacred territory. For them, based sa kanilang tradition, ang presence ng Diyos ay nasa sanctuary. Kaya nung sinabing papalayo sa presensya ng Panginoon, going kasi siya sa Tarshish, which is ang likod, is yung Israel, kung nasan ang presensya ng Diyos, kung nasan yung sanctuary. And from that point of view, Jonah's flight beyond the national boundaries may have meant for him escape from God's presence, the sanctuary, as well as from God's call to prophesy. Tinakasan niya. No? Kaya mga kapatid, ngayong 2022, kung tayo ay nakakalimot na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, baka kainin tayo ng isda. Hindi, biro lang. No, baka tayo maka-experience ng kagaya ng experience ni Jonah. So we are not saved to be silent. The reason kasi kung bakit tayo silent, kasi hindi tayo masyadong nagbabasa ng banal na kasulatan. And that's the reality. Kaya tayo takot na mangaral ay baka pag tinanong kasi tayo, baka wala tayong masagot. That's why meron tayong program, kapitulo, bersikulo, at iba-iba pang programa for you para maging source ang mga programang ito ng mga kasagutan. Kaya naman nais po namin ipamanhik sa inyo. Huwag kayong magsasawa na i-share ang programa natin upang nang sa ganun ay makaabot tayo, ma-reach natin ang iba pang mga kapatid at iba pang mga tao na nangangailangan ng katotohanan at ng mga kasagutan. Okay, so we are not saved to be silent. Okay, so ito na, no? Then the word of the Lord came to Jonah the second time, pangalawang ulit, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you. Ito na si Jonah. Pumasok si Jonah. And Jonah arose and went to Nineveh, sumunod na, according to the word of the Lord. Now, Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. So nakita ni Jonah, ang laki ng Nineveh. Talagang great city at napakaraming mga tao, no? Siguro pagpasok na pagpasok pa lang niya, makikita niya na 'yung mga guards, no? Makikita niya na 'yung may mga kumakain pa ng tao diyan, no? Tinitinda sa pamilihan at iba-iba pang mga karumal-dumal na gawain, mga kapatid at mga taga-subaybay. Mga karumal-dumal na bagay, no? Ngayon, ano nangyari sumunod? So Jonah began to go into the city, going a day's journey. And he cried, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Talagang nangaral ng nangaral. At nagulat itong si Jonah kasi talagang natupad yung sinasabi niya. Ano yon? Nakinig itong mga tao sa kanyang paligid. Naging interesado yung mga tao sa kanyang pangangaral. Kasi alam mo ninyo mga kapatid, sa totoo lang kung minsan, ang gusto nating gawin, gusto nating mangaral pero nahiya tayo. Samantalang ang totoo niyan, yung mga tao na gusto nating pangaralan, ito pala yung talagang mga taong interesado, lalo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano nangyari? So, and the people of Nineveh believe God, and they proclaim a fasting, and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Lahat ng tao sa Nineveh ay talagang nagsisi. Eh syempre, alam ho ninyo mga kapatid, kung ikaw ay talagang wala kang personal agenda sa iyong sarili,
ano po mararamdaman? Alam mo ninyo sa akin, naramdaman ko dati, nung merong isang kapatid, merong isang non-Adventist, ang tagal-tagal nang hindi nagpapabaptize, hindi umaatin. Naalala ko nung ako'y nag-crusade dyan po sa may Montalban, at isa po siya sa nabinyagan, Brother Mervin. Brother Merwin, Dagala. No, naalala ko dati, siya'y nagpabautismo. At sa tulong ng Panginoon, unti-unti, hanggang ngayon, siya pa rin po'y active, no? Nagulat ako, bakit? Kasi, ang tagal niya ngayon din nagpapabaptize, tapos sa last night ng aming crusade, biglang tumayo at nagpabaptize. So, nagulat kami. How much more na nakakagulat yung makita na buong bayan talagang nagsuot ng sackcloth, and from the greatest, mula sa pinakang taas, mula sa emperor, patungo sa pinakamaliit, nagsisi sila. Sobrang saya, ano ho? I'm sure tayo, lahat siguro tayo, sobrang saya at nag-aawitan pa. Pero sabi dito, the message was not in vain. Talagang walang, hindi nasayang ang pagpunta ni Jonah, no? The cry that rang through the streets of godless city was passed from lip to lip until all the inhabitants had heard the startling announcement. The Spirit of God pressed the message home to every heart and caused multitudes to tremble because of their sins and to repent in deep humiliation. Talaga palang nagsisi ang bayan na ito at talagang humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ngayon, ito na ang nangyari sa sumunod, no? And he made proclamation and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles. Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water. So, grabe, kakaiba itong pangyayaring ito kasi una, talagang pinapunta lang itong si Jonah doon sa lugar, no? At talagang nagkatotoo yung sinabi niya, talagang prophet. Bakit? Talagang nagsisi sila at pinatawad ng ating Panginoon. At ultimo, kahit yung hayop, bawal kumain at bawal uminom. Kailangan mag-fasting lahat kasi kailangan nilang gawin ito bilang pagpapakita na sila'y seryoso sa kanilang paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. No? Paghingi ng tawad. So, but let man and beast be covered with sackcloth and let them cry mightily to God. Yeah, sabi doon, let everyone turn from his evil way and from the violence which is in his hands. So lahat mga kapatid ay nagsisi dahil sa mensaheng ito at ito ay isa sa pinakamalaking achievement sa pangangaral kung sino ang tunay na Diyos at pinakamalaki, pinakadakilang, isa sa pinakadakilang pangangaral na nakapagpabago sa isang bayan. Ito na. Sa lahat-lahat na dakilang pinag-usapan natin, but it displeased Jonah exceedingly and he was angry. Alam niyo yung talatang ito, medyo nakakaiba. Bakit? It displeased Jonah, and not just displeased, but it has the word exceedingly. Ibig sabihin, sobrang taas. Ibig sabihin, parang high blood na siya. No? Galit na siya and he was angry. Bakit? Kasi nagsisi yung bayan ng Nineveh. No? Talagang, kumbaga, kung titignan natin dito sa 4 chapters ng Jonah, nakita natin, nag-effort ako. Ba't nagsisi, Panginoon? Yan na nga ba yung sinasabi ko? Mapapahiya ako. Yan ang problem kung minsan sa atin. Kung minsan sa atin, ang ginagawa natin, gusto nating mangaral for the sake of public affection. No? Kaya minsan, kapag meron tayong mga kaaway na meron tayong mga kasamaan ng loob, tapos biglang pinagpala ng Panginoon, naka-receive ng mga pagpapala, most especially yung kapatawaran, nagagalit tayo. Kasi ang naiisip natin, yung ginawa nila sa buhay natin o ginawa nila sa ibang mga tao. No? Ano ang sabi dito? Ito na mga kapatid. When people of Nineveh humbled themselves before God and cried to Him for mercy, He heard their cry. Ang maganda dito, ang Panginoon walang pinipili. Hudyo ka man o ikaw man ay pagano. God saw their works that they turned from their evil way. And God repented of the evil. No? That He said He would do unto them, He did it not. But Jonah revealed that he did not value the souls in that wretched city. He valued his reputation. Yan yung sinasabi natin. Lest they should say that he was a false prophet. Kasi baka sabihin, ako, false prophet ako kasi hindi nangyari yung aking pag-judge o yung judgment
sa mga taong yan, eh wala tayong magagawa. Nagsisi. No? Nagsisi. Anong magagawa natin? At dapat mas maging masaya tayo. Kumbaga kay Jonah, di ba? Dapat mas maging masaya siya. Yun nga lang, no, naging ano siya, displeased exceedingly. Yung binabanggit, talaga nagalit. Bakit? He valued his reputation more than the souls of people. Alam niyo, maraming bagay, hindi lang naman actually sa pangaral. The moment na ang sabi nung iba, di ba, the greatest revenge is for you to become successful. Actually, the greatest revenge is patawarin mo yung taong gumawa sa iyo ng mali. That is the greatest revenge. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng peace of mind. The moment kasi na meron kang galit sa isang tao, that's the time na para kang umiinom ng lason expecting na yung tao yung mamamatay. That's why ngayong 2022, start this year na wala kang sama ng loob, start this year na magaan ang loob mo. It's okay kung may mga taong ayaw kang pansinin. Basta ang importante, malinis ang intention mo at hindi mo tinitignan kung ano ang reputasyon mo. Ang importante, naglilingkod ka sa Panginoon. Pag-isipan ka man ng mali, ang importante, ginagawa mo ang gawain na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ano pa ang nangyari? He should have been the first to rejoice. Tama eh. Siya dapat ang unang maging masaya sa naging resultang ito because of God's amazing grace. But instead, he allowed his mind to dwell upon the possibility of his being regarded as a false prophet. So jealous of his reputation, he lost sight of the infinitely greater value of the souls in that wretched city. Dahil sa reputasyon, dahil sa bagay na hindi dapat iniisip, ito na ang nangyari. Masyadong nag-focus daw saan, mga kapatid? Nag-focus daw siya sa reputasyon. No? So sa atin, mga kapatid, huwag nating isipin yung ating reputasyon, basta maglingkod lang tayo sa Panginoon. No? Kasi kung minsan, no? Kung minsan pag nakafocus tayo sa reputasyon, ang credit sa atin kapag maraming nabinyagan, ang gusto nating credit sa atin, no? Pag meron tayong mga napa-convert, ang gusto nating credit sa atin. Ang nakakalimutan natin, ang dapat nating gawin, i-credit natin sa ating Panginoon. Ano kung hindi nangyari, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa atin? Ang importante, may nagsisi. Kaya nga, hindi nangyari. Ano po? So, anong sumunod na nangyari? And he prayed to the Lord and said, I pray thee, Lord, is not this what I said? Ito na nga yung sinasabi ko eh, when I was in my country. That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and repentance of evil. Therefore now, O Lord, take my life from me. Grabe ano. Panginoon, patayin mo na lang ako. I beseech thee, for it is better for me to die than to live. Bakit? Kasi nga, nakafocus siya sa pride. Alam ho ninyo, ang pride, mga kapatid, pag in-spell nyo, yun nasa gitna ay. Minsan, kapag marami tayong achievement sa buhay, nakatingin tayo dun sa achievement natin kaysa dun sa Diyos na nagbigay ng achievement. Kaya to the point, ang tingin natin, kailangan may special treatment tayo. Kailangan pag sinabi yung isang bagay, pag ito yung mensahe ng Panginoon, hindi na mababago yun. Kahit magsisi, parusahan, yun ang gusto niya mangyari. Ang nakakalimutan niya, niligtas din siya ng Panginoon at kailangan niyang maglingkod kung anuman ang sabihin ng Panginoon. Ang gusto niya mangyari, niligtas siya ng Panginoon, buksain ang kanyang mga kaaway, baliktad. Ano ho? Kaya dito, napakalinaw ng atin pong pinag-aaralan, mga kapatid. And the Lord God made a vine come up over Jonah to give him shade. Kasi ang init. So merong halaman na para siya'y ano, no? Para siya'y liliman. Cover, he said. And Jonah was very glad because of the vine. Nagpasalamat siya. Talagang glad siya. Kaso sabi doon, but early on the morning after, God made ready a worm for the destruction of the vine. And it became dry and dead. Then when the sun came up, God sent a burning east wind. And so great was the heat of the sun on his head that Jonah was overcome and requesting death for himself, said, death is better for me than life. So disappointed, no? Itong si Jonah sa kanyang buhay, no? Napaka-disappointed niya. Ito ngayon ang sabi ng Panginoon, no? Kasi nilagyan siya ng shade, kinaumagahan, kinain ng uod yung shade. Tapos nagalit ulit itong si Jonah kasi ang init-init niya. Ito ang sabi ng Panginoon. And the Lord said to Jonah, have you any right to be angry about the vine? Meron ka bang karapatan na magalit dun sa vine? And he said, I have a right to be truly angry.
Meron akong karapatan, sabi ni Jonah. And the Lord said, you had pity on the vine, naawa ka sa vine, for which you did no work. Naawa ka dun sa vine, kasi kinain ng uod, pero sa totoo lang, di ba sabi dun, naawa ka, samantalang hindi mo naman ginawa yon para lumago. Hindi ka responsable dun. Sabi dun, which came up in a night and came to an end in a night. And am I not to have mercy on Nineveh? Kung ikaw naawa ka sa isang bagay na hindi mo ginawa, ako pa kaya na ako yung naglikha sa Nineveh, hindi kaya ako maawa. Sabi doon, that great town in which there are more than 120,000 persons without the power of judging between right and left as well as much cattle. So sabi ng Panginoon, kung ikaw wala kang ginagawa, naawa ka. Ako pa kayang may ginawa, hindi ba ako maawa? Sabi dito, God has left this example on record to show that inconsiderate man is not fit to be employed in his work. Ibig sabihin, kung hindi mo kinoconsider, kagaya ni Jonah, yung mga bagay na dapat mong ayusin, hindi ka fit sa pagiging servant. And he chose this one example that it might serve as an endless warning to his church. To employ no man in the work of the ministry that is not scripturally acquainted with God's justice and mercy. Kaya nga sabi doon mga kapatid, the lesson is for God's messengers today when the cities of the nation are as verily in need of a knowledge of the attributes and purposes of the true God as were the Ninevites of old. Mga kapatid at mga taga-subaybay, nakita natin no, kung tayo ay magiging kagaya ni Jonah, darating tayo sa point na dahil sa ang tingin natin sa ating sarili ay tinitignan nating mataas ang ating reputasyon, pwede natin pala itong ikabagsak. At to the point, makakalimutan natin na dapat masaya tayo pag nakukonvert, nagagalit pa tayo. Lalo na kung yung nakonvert, kaaway natin. No, lalo na kung makita natin na yung ating mga kaaway ay pinagpapala ng Panginoon. Mga kapatid at mga taga-subaybay, in connection with the three angels' messages, alam ko po na mas malapit nang dumating ang Panginoon sa mga oras na ito. Ngayong 2022 ay mas malapit na siyang dumating. That's why ang Panginoon ay patuloy at patuloy na nagbibigay ng mensahe, isang panawagan na lahat tayo ay dapat gumawa sa gawain. Lahat tayo ay dapat magsumikap at hindi dapat baliwalain ang mga bagay na dapat nating ginagawa. We are saved to serve. Happy Sabbath po and Happy New Year. God bless po. To broadcast compassion, to publish.